Kakapasok lang, matindi to. Gordon, namutla. Di nakaligtas sa matinding pasabog, Duterte, Duque, iyak? Ano yung iyak-iyak na yun? Ah, sino yung umiyak? Ayan, syempre, itong balitang ito ay nagmula kay News PH. At ilalagay ko sa description box ang link ng channel ni News PH para maging updated po kayo sa mga balita na kanyang inihahatid sa atin. At syempre, ito po ngayon yung lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video ang ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni News PH at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok. Si Gordon, no? Lumabas na po, gigil na gigil. Alam naman po natin, tama po, pinersonal ba siya ni... Si Gordon, wala na sa eksena, bumalik pa rin. Nagparamdam! Si Duterte, opo, kinampanya po yan na huwag iboto. Teka, ulitin. Pinersonal ba siya ni Duterte, opo, kinampanya po yan na huwag iboto. Hindi po ba? Alam po natin yan lahat, no? Hindi po natin pasusubalian yan. Natandaan natin yan, isa po yan si Gordon. Actually, si Gordon lang yung tinikoy ni President Duterte at that time, yung 2022 election, na huwag iboto si Gordon. Ay nako, kahit hindi kampanya ni DEPRRD si Gordon nun, nako. Alam nyo, alam ko, ito si Gordon, siya yung nagpapasimuno na doble plaka. Tama ba ako, mga katunay? Correct me if I'm wrong. No, bukas naman tayo ang tanggapan natin. Eh siyempre, sinasabi niya nga na yung sa plaka, doon sa motor, sa harapan, ilalagay yung malaking plaka para yung riding in tandem maiwasan. Tapos dalawa yung plaka, isa sa likod, isa sa harap. Iniisip mo, no, parang ano, naging ano siya, yung karera ng mga motor. Eh paano yung kapag malaki yung plaka? Sige naman, sagwa naman nun. Diba, gusto niyong maiwasan yung mga ganong kriminalidad, diba, yung mga ganyan. Kaya gusto niya yung mga plaka. Eh, mas maganda pa nga kung tutuusin, alam niyo kung ano mas mainam, kung ano mas effective para makaiwas kayo sa mga riding in tandem. O, hulihin niyo kung sino yung mga naka-helmet. Hindi kasi, kadalas, alam mo kahit sabihin natin doble o triple plaka niyan, kahit lima pa plaka niyan, ang plaka maaaring palitan. Maaaring palitan yon, 'di ba? Maari ka magpanggap ng ibang plaka kung meron kang tete poke na tao. Pero kung walang helmet ang tao, yung mga nagmo-motor, mas madali mong makikilala yon. May nakausap nga ako dati sa checkpoint. Ito mga katunay, i-share ko lang. May nakausap ako sa checkpoint, na police na checkpoint ako, syempre. Syempre, checkpoint, papakita mo yung mga ORCR ng motor mo, yung mga lisensya mo. Minakausap ko, sabi ng pulis sa akin, credit is kay mamang pulis. Pero ano lang naman yung suggestion niya lang naman. Kung tutuusin, mas maganda kung wala na lang helmet. Yun yung sinabi niya eh. Kasi para mas maiwasan yung krimen. Diba? Mas madaling makilala yung mga suspect na mga riding in tandem. Yun eh. Mas madali mo makikilala kung may CCTV. Kitang-kita talaga eh. Pag nagtakip ng muka, pag nakatakip ang muka tapos nagmumotor ka, kung pinatupad walang helmet, is positive na yun. Yun na yun. Pag naka-helmet, di ba? Pero syempre nga naman, kaya kailangan ng helmet is kailangan natin ng safety. Eh pero kahit naman naka-helmet eh, di ba? Yung iba na aksidente, tepok pa rin kahit naka-helmet. Depende pa rin kasi sa nagdadala ng motor yan. May helmet ka o wala. Kung maingat kang magpatakbo ng motor, is hindi ka naman mapapaano, hindi ka madidisgrasya. Eh bakit naman yung mga Bombay walang helmet? Walang helmet yung mga Bombay. Pero hindi ka nakakapanood sa balita na may Bombay na naaksidente sa motor. Diba? Kasi ang Bombay kahit papaano maingat yan. Hindi sila, ayaw nilang magsisisingit. Nakikita ko yung mga Bombay, mga nagmumotor, maingat sila magmotor. Hindi katulad nung iba, 'di ba? Pasensya na sa mga riders, no? May mga kaibigan din tayo riders. Ako sinasabihan ko rin sila eh, na mag-ingat kayo, 'di ba? Iba kasi kala mo ngayon lang nagka-motor. Kung magpatakbo akala mo dala nila 5 wheels, 10 wheels, 4 wheels. 'Di ba? Akala mo wala nang hangganan, akala mo si Terminator siya pag bumangga siya sa truck. Depende pa rin kasi sa pag-iingat 'yon. No, kaya parang yung sabing doble plaka, doble, hindi pa rin uubra yun. Kahit nga may plaka sa harap, may plaka sa likod, may plaka sa kanan, may plaka sa kaliwa, wala rin yun. Eh kung baguhin lang ang plaka nun, baliwala rin.
Tanda-tanda natin yan. Kaya alam niya kung bakit siya nanalo. Ngayon, may pagkakataon na naman, hindi po bago itong ginagawa ng Kongreso. Matagal, sinubukan na po ni Gordon yan, no? Na si Pangulong Duterte ay iugnay dyan sa... Hindi lang nila sinasabi yung formally kasi marirealize ng mga tao. Ay, teka muna. Ito na yung inimbestigahan nila Gordon ng 7 buwan, ha? Ulitan lang ba? Opo, ulitan lang po. Inuulit lang po ng mga congressman yung ginawa ni Gordon. Same personality. Nagsimula kay Duque. Mapupunta po yan kala Lau. Transfer eh, di ba? Transfer. Mapupunta yan kay Lau. Mapupunta po yan sa Parmali. Doon din pupunta niyan. Bagsak din po niyan sa Parmali. Maniwala kayo sa akin. Kaya lang ngayon, dinedirekta na nila. Gusto nilang tukuyin. Nakasabwat talaga si Pangulong Duterte. Ano po ba yung ginawa ni Pangulong Duterte para hindi po tayo naliligaw? Hindi po tayo mailigaw ng mga to, no? Okay, ang ginawa po ni Pangulong Duterte, umakto siya bilang presidente. Dahil yan ay panahon ng pandemya. Wala pa pong mga, yung panahon po na yung transfer ng pand na yan, ang pinag-uusapan pa lang po natin, PPEs, wala pa po yung bakuna. Oo. Nagkakandamatay po yung ating mga nurses at doktor. Tama yan. Wala pong mabilhan ng PPEs. Yung mga nurses at doktor natin noon, talagang mga bayani talaga. Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo nung panahon ng pandemic. At dapat talaga silang pasalamatan. Diba? Nanatili sila parang isang bayani nung mga panahon na yon. Ang hirap. Hindi sila natutulog. Halos nandun na sila sa ospital. Diba? Hindi sila makauwi ng bahay. Siyempre, iniisip nila, galing sila sa ospital, may mga may sakit nga. Mamaya umuwi sila, mahawa yung mga kakasama nila sa bahay. Ang hirap. Ang hirap ng naging ano nila, katayuan nila nung panahon ng pandemic. Kaya nakakabilib yung mga nurses natin, yung mga doktor natin nung panahon na yon. Talagang isa silang bayani nung panahon ng pandemic. Kung ikaw presidente, gagawin mo ang lahat. Hindi po po pwede sa normal. Ang normal po na pagbili ng gobyerno, matagal. Ibibidding, wala nga pong magbibidding dahil walang nagkakaubusan po sa buong mundo nung panahon na yan. Wala pong mabili. Sino po magbibidding? Ibig sabihin, wala po tayong mabibili sa normal na proseso ng pagbili. Alam niyo ibig ko sabihin, umakto si Pangulong Duterte bilang presidente sa isang emergency situation. Ang tanong ko, ang binibintang po ba ngayon kay Pangulong Duterte ay binulsa niya yung pera? Hindi po. No? PPEs. O nga, PPE. PPEs, ibig sabihin ng PPEs, maraming PPE. O sige, masyado kayo. Mga PPE na lang. Masyadong concern sa ano eh. Ah, sige, hindi na po PPEs. Mga PPE. Yan. O, di po ba? Para makabili ka agad. Emergency situation ito. So, ginawa ni Tatay Digong ng paraan. Ginawa niya ni Tatay Digong yon para makabili ng PPEs. Yan, yung mga PPEs na lang, ika nga ni Servador. Diba? Para Marcel, para ano, maprotektahan yung mga nurse natin at mga doktor. Kailangan naman nila yun. Kailangan nila ng proteksyon. So, ito parang kino-question nila na parang nangurakot si FPRRD nung panahon ng pandemic na yung mga pondo-pondo na yan. Pero alam naman nila sa sarili nila kung ano ang ginawa ni FPRRD doon sa pondo na yon. Oh, di ba? Inisip niya yung kapakanan ng mga nurses at doktor na siyang nagbabantay doon. Siyang gumagamot sa mga ospital nung panahon ng pandemic, yung kasagsagan ng mga pasyente talaga is nagdadagsaan na roon. 'Di ba? Kailangan pa ba nating pagtagalin 'yon? Kailangan pa ba ng mga bidding-bidding na 'yan? Syempre hindi na. Emergency na 'yon. Kailangan umaksyon ka na. Bakit yung pag-aksyon ng ating dating Pangulong Duterte ay hinahanapan pa nila ng butas? Masama bang yung ginawa niya? Masama bang tumulong sa mga tao na 'yon? Sa mga doktor, sa mga nurse para maprotektahan sila, hindi na pinagtagal ni FPRRD, bumili na siya ng mga PPEs. Diba? Yan ang hirap eh. Yung sinasabi ko kahapon, kapag ikaw ay gumagawa ng para sa mga tao, kung ikaw iniisip mo yung kapakanan at kaligtasan ng mga tao, yun ang masama. At yun ang nakikita nilang pangungurakot. Ngayon, tanong. Oh, inutos niya lang po. Inutos niya lang ha. Tignan niyo ha.
inutos lang ni President Duterte, ha, na ilipat ni Duque yung pera mula DOH para isa na lang yung bibili para sa lahat, yung procurement. Hmm. DBM procurement. Yun po lang, yun ang sinisilip nila ngayon. Parang ano yan, parang yung kay Sara Duterte lang, no? Yung 125. Wala po silang binibintang na binulsa ni Sara Duterte. Ang sinasabi lang nila, ginastos ng 11 days. Alam niyo po ba kung hindi gagastosin ni Sara Duterte yun? Doon po may problema si Sara Duterte. Hmm. Alam niyo po ba yun? Humingi ka ng pondo tapos hindi mo pala kayang gastosin. Eh binigay po yung pondo, matatapos na yung taon eh. Kasi kung humingi ka ng pondo, 'di ba? Meron kang gagastusan 'yan. Siguro naman alam naman nila kung saan ginastos, 'di ba? Sinasabi ng iba kinurakot, binulsa, ganyan. Kakala mo naman yung iba, kala mo malilinis eh. Ano po, wala po talaga silang binibintang na pag maliban po sa pagbuga ng apoy ng bunganga nito ni Gordon, wala po silang binibintang. Ang sinasabi lang ni Gordon, ganito po, the biggest corruption in history. Hindi, no? At ito ay ginawa nila nung panahon na marami nagkakandamatay. Ha? Antindi, no? At ito ay pinangunahan ng ating to that effect. Ganun po yung halos pagkakasabi. Ang nanguna raw dyan ay si Pangulong Duterte. Sino po nagsabi nun? Si Gordon. Ay, sus! Parang yung sinasabi, ang daming nagkamatay nung panahon ng pandemic. Eh di wow. 'Di ba? Sure ba kayo doon? Kung siguro hindi si FPRRD ang presidente noon, baka pati tayong lahat tigok na. Ah syempre kayo, mayayaman kayo, makaligtas kayo. 'Di ba? Baka hindi nyo kaya yung ginawa ng FPRRD noon nung namahagi siya ng mga ayuda. 'Di ba? Pag sinabi mo ngang 8,000. Kaso nga lang syempre may nagrereklamong iba. Dahil pagdating nga raw sa barangay nila, nagiging 2,000 na lang yung 8,000. Kaya nga nagalit si FPRRD doon nung nalaman yun. Eh. Diba? Nagkakaroon ng kiatkong. Pero natatanggap na rin naman nila. Kung tutusin ako, naramdaman ko talaga yung ginawa ni FPRRD nung pandemic. Yung tulong na ginawa ni FPRRD, mga taga-amin, naramdaman nila yun. Diba? Malaking tulong ang ginawa niya. Ngayon, kung yung iba siguro ang naupo doon bilang presidente at hindi si FPRRD, ano ang mangyayari at ano ang kahihinat na natin noon? Meron ba? Ano yung kurakot doon? Halos isipin niya naman na isalba, nakalagpas tayo sa pandemic ng maayos. 'Di ba? Nakalagpas tayo eh, yung ibang bansa nga marami ding mga nagkakandamatay na tao. 'Di ba? Sa atin, meron ding nangyayaring ganyan, merong nangyaring ganyan. Pero alam nyo ba, is yung tulong na pinapadala at sinasabi ni FPRRD noon, eh nakakarating naman sa mga tao. It depends in barangay. Yun lang ang nagproblema, pero inayos yun. Diba? Siguro kayo hindi nyo naramdaman yung pagtulong kasi hindi naman kayo tutulungan, mayayaman na kayo eh. Oo. Oh. Sinabi ba ni Gordon na binulsan niya? Hindi. Eh si Gordon, 7 buwan eh. 7 buwan. No? 7 buwan si Gordon na nag-imbestiga, hindi niya po napatunayan na si Duterte, hindi po nila nakasuhan si Duterte. Ngayon, may kaso na po ba si Pangulong Duterte? Wala pa rin. Para saan po ito lahat? Para pasamain lang yung Duterte. Bakit po? Number one si Sara Duterte. Number one si Digong Duterte, o para po maging masaya kayo. Nagdeklara na po. Nagdeklara na po si Pangulong Duterte na hindi na siya tatakbo sa 2025. O ayan ha. Happy-happy na kayo. O hindi na raw tatakbo. O kalma na lang kayo. Si BP Sara na lang hinihintay nila kung tatakbo. Malamang ko pag si VP Sara sinabi niya, hindi po ako tatakbo bilang presidente, palakpakan niyang mga yan. Yun lang hinihintay nila eh. Kaya huwag niyo nang pasamain yung mga Duterte. Kasi hanggat pinapasamaan niyo yung mga Duterte, hindi naman naniniwala po yung mga tao sa inyo. Siguro may maniniwala yung mga siyempre kapanalig niyo. Pero ako ha, sinasabi ko, hindi ako naniniwala tapos sasabihin ko maka-Duterte kasi ako kaya hindi ako naniniwala.
No, sinasabi ko, wala pong usapang maka Duterte dito, walang usapang maka Marcos dito sa aking channel. No? Ang sinasabi ko lang po dito is naramdaman ko kung paano tumulong ang isang FPRRD noong panahon ng pandemic. Kaya napakalayo yung sinasabi niyong kinurakot yung pondo noong panahon ng pandemic. Lahat yun ginamit noong panahon ng pandemic. Halos magkaubos-ubos mantakin mo. Ang dami mong taong tutulungan noon. Ilang tao ang walang trabaho noon, Mariosep? Diba? Kaya nyo ba yun? Eh baka kayo, di ba? Iba nga sinasabi, huwag nang magbigay ng mga ayuda-ayuda noon. Mayroong gustong magpatupad noon. O, di ba? Kahit na anong silip nyo sa kanila, na ganyang kurakot-kur, hindi nyo makukumbinse yung iba, yung mga mamamayan na talagang nakaramdam ng tulong ng mga Duterte noong panahon ng pandemic. Di ba? May resibo kasi. Di ba? Masama kung walang resibo. Kaso may pinatunayan sila nung panahon na yun. Kaya yung sinasabi niyong nangurakot, eh parang malayo naman yun. Na senador. Kung tatakbo man siya, mayor lang. Oo. O, kailan po ninyo, mahal na Pangulong Duterte, Tatay Digong, sayang po yung slot na panalo natin eh. Tama po yun. Kung kayo po ay tatakbo, mayor, patakbuhin niyo po si Baste sa Senate. Di ba? Kaysa gawin niyo lang siyang vice mayor. Patakbuhin nyo na lang po siya sa Senate. Pasensya na kayo mga taga-Davao. Nagiging sakim kami. Gusto namin maraming Duterte. Kung patatakbuhin niya yung magkapatid, nangyari na po yan. Si JB Erceto, tsaka si Nansabay, no? Si JB Erceto, tsaka to si Dinggoy. Jinggoy. Jinggoy. Bakit po patakbuhin na lang natin si Paolo Duterte at tsaka si Baste sa Senado? Para kayo po, okay na po kami noon. Maganda na po yung payag na po kami. Dalawang Duterte, kapalit nyo po. Hindi, tsaka si FPRRD medyo may edad na rin. Mas maganda na rin sa Davao na lang si FPRRD yan, yung pagiging mayor. Maglingkod siya ron bilang mayor. Doon na lang para nakakapag-relax-relax din si FPRRD. Kasi kapag sa Senado pa si FPRRD, is nandiyan yung pressure. Tapos alam naman natin, marami siyang mga kabakbakan doon. Baka mas lalong ma-stress lang si FPRRD. Baka sa pagmumura ng FPRRD, sobrang galit sa kanila. Baka mamaya, magkasakit pa si FPRRD sa kanila. Kahit sa Kongreso, wag na din. No, mas maganda maging mayor na lang si FPRRD. Ngayon, sinasabi ni Sir Badong Aratles na si Paolo, di ba, na Paolo Duterte, si Basti, napatakbuhin na lang sa Senado. Pwede rin, di ba? Kasi malalakas sila, mga bata pa sila. No, mga may pag-asang manalo para maging balanse ang usapan. Kasi mananalo yung mga yan eh. Madadagdagan po yan sa numero natin. Suggestion ko lang po yun, Mr. President. Sayang po yung slot eh. Pasok na po tayo eh. Okay. Masyado po yung ano na, tapos ngayon EJK naman. Sabi pa ni Gordon, yung nagpapatay ng maraming tao, yan din daw yung pinuno nitong pinakamalaking corruption. Siyempre, wala naman na pumapatol. Dahil actually, yung kadaldalan mo na yan, nagresulta na yan ng pagkatalo mo. Kinampanya na ni Pangulong Duterte. Alam niyo po yun, yung kung kailan tangan yung tapang ng mga tao, hindi po nila na ilalabas. Kung tapos na yung labanan, tsaka siya nagdadaknak. 7 months mo. Mas lalo magiging malaking epekto sa kanya yon. Kapag siya nagsasalita ng ganyan pa hanggang ngayon, 'di ba? Mas lalong maiisip ng mga taong huwag siyang iboto. Muntakin mo naman yung supporter ng Duterte, 'di ba? Marami pa rin kung tutuusin eh. Oh, hindi pa lumalabas yan. Pero sinasabi nga nung iba na wala na, talo na yung BP Sara na yan, talo na yan. Hindi naman nanalo. Hindi pa natin alam, 'di ba? Pero ako nararamdaman ko kasi kung sakasakali, ang lakas ng laban niya eh. Kahit sabihin mong may malakas siyang makalaban, lalaban talaga siya eh. May laban yung ano niya, yung boto niya nun eh. Diba? Kaya nga para tayo nag-aabang sa laro ng Hinebra tsaka ng ano pa ba, Alaska o San Miguel ba yun, yung championship. Yung 2028 championship yun. Doon magkakaalaman yan. Kung tinalakay yan sa committee mo eh. Wala ka na patunayan na kasalanan si Tatay Digong ngayon. Wala, hindi ka na senador, sasawsaw ka na naman dyan. Talagang papatuloy. Ayaw niya na mag-senador. Hindi siya mananalo sa ginagawa niya ngayon, magtulakbo na naman siya. Akala niya kasi, kala kasi ng iba, yung pagtira nila sa mga Duterte, effective. Hindi mag-e-effective yan, Mariosep. Ako nagsasabi sa inyo.
kulang ng mga congressman yan. Tatlo po ang nakasalang. No? Ano po ang mga problema natin? Napakarami po. Bagsak ang piso, nag-aalisa ng mga investors. Buwan-buwan po. Kumakalas po. Instead po, yung ang main purpose po, huwag na tayo magbulahan. Ang main purpose po ng pag-iikot ni Pangulong Marcos nung siya po ay very busy sa pag-ikot sa buong mundo, makakuha ng foreign investments. Pero ano po ang kaganapan ngayon? Susi po yan eh. Nakikita nila na hindi, na lumalala yung sitwasyon natin laban sa China eh. Ano po ang nagaganap ngayon? Imbis na dumagsa yung mga foreign investors, naglalayasan po. Oo, natatakot kasi silang madamay eh. Kasi dapat kung kumukuha ka ng investor sa bansa, kailangan may maganda silang makikita sa bansa mo. Eh kaso nga lang, kahit gobyerno sa atin dito, nag-aaway-away. Diba? Resulta, bagsak ang piso, bagsak ang ating stock market, mataas ang bilihin. Ayun. Huwag po kayo magbunyi yung nagsabi na bababa ng presyo ng bigas kasi binabaan yung anong tawag doon? Taripa ng bigas. Kaya bababa na yung presyo. Ang sabi po ni dating Department of Agriculture Secretary, si Pinyol, pag binabaan mo yung taripa, tax po, tax, no? Pag ang ginawa lang po natin, binabaan yung tax ng bigas. Pag binabaan mo yung tax ng bigas, bababa lang yung babayaran na buwis ng mga nag-i-import ng bigas. Mm-hmm. Liliit lang yung gastos ng mga importer ng bigas. Mm. Automatic ba yan na bababa ang presyo ng bigas? Sana. Sana nga. Sana. Hindi, tsaka bababa na naman pala yung binabayaran nila eh. Diba? Dapat pababain na nila yun. Kasi kung mababa na yung babayaran, hindi pala nila bababaan yung bigas, ay, naku, kasakiman na yun. Diba? Ngayon, kung may ganyan silang ginagawa para matulungan ang taong bayan, maganda yun. Kasi, sino ba may gusto na mataas ang presyo ng bigas? Hmm. Eh, hindi yun yung sinasabi ni Pinyol. Walang epekto yan sa presyo, sabi ni Pinyol. Ay? May epekto lang yan, mababawasan lang yung, o madadagdagan lang yung kita. Ibig sabihin, ganun ng mga importer. Oh? Sana mali si Pinyol. Kaya lang dating agriculture secretary yun. Tsaka, nagsasaka pa yun hanggang ngayon. Ano, ano? Si Shower King. Aray ko, nasasaktan din ako sa shower king nyo. Ako rin, nagsha-shower din eh. Gigil na gigil si Gordon eh. Inaamin mo ba, Gordon, na mas magaling sa'yo yung mga congressman? Aminin mo muna na mas magaling sa'yo yung mga congressman. Kasi, 7 buwan mong dinidiin si Tatay Digong, hindi mo nadiin eh. Sa tingin mo, madidiin ng mga congressman? Sa tingin mo, mas magaling sa'yo si Franz Castro? Ha? Gordon? O, ano sabi ni ano? Alam po ninyo, sa issue ng laglagan, no? Sabi ng iba, bakit nilalaglag ni Duque? Siyempre, maraming gatong dyan, eh, no? Gusto nila yung away-away sa kampo ni Pangulong Duterte. Di po natin alam yun. Totoo naman, pwede naman totoo yung sinasabi ni Duque na, sino ba naman ang makapangyarihan? Talaga naman si Pangulong Duterte yung nag-uutos nun. Ayun, natatingin natong haya ng video na nagbula kay News PH. At syempre yung boses na yun na natong haya natin kay Sir Badong Arateles. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol sa balitang ito na ating natong hayan ngayon? Si Gordon talaga, oh. Lalo na lang, kumbaga, relax ka lang dyan, di ba? Huwag masyadong maini. Nakikidagdag pa kasi, lalo tuloy gugulo. Ayun, comment lang po kayo mga katunay sa comment box sa inyong mga sasabihin. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.